Magandang magandang gabi po mga kaibigan. Welcome po dito sa Radyo Klinika sa DWIZ. Ako po si Maru Pahati-Sarne. Pag-usapan natin ang mga lalaki. Ang mga lalaki kapag nagkakaedad, ang pinoproblema nila agad nako, naubos na yung buhok ko ha. Nakakalbo ko. Diba? Numinipis ang buhok. O kaya ang pinoproblema po nila, lumalaki yung kanilang tiyan. Nagkakaroon na sila ng dad bod. At ang isa pa pinoproblema, yung kapag nababawasan yung kanilang libido o sex drive. Diyala po sila nakafocus sa tatlo na yan. Pero actually, may isa po tayong kayong mga kalalakihan na dapat na binabantayan kapag kayo po yung nagkakaedad, lalo na pag sumapit sa 40, pataas. Ito po yung inyong prostate gland. Ano po ba yung prostate gland? Ito po yan. Ang prostate gland po, mga kaibigan, ay ang inyo pong gasinigwelas na gland. Ito, papakita ko. Hindi ko pa pala nakita yung main monitor. Ayan. Yan po ang prostate gland po. Ang prostate gland ay isang gasinigwelas na bahagi po ng reproductive organ yung mga kalalakihan. Matatagpuan ito sa ilalim po ng pantog. Ito yung inyo pantog, bladder. Tapos, nakabalot po ito sa urethra kung saan naman po dumadaan ang ihi. Ito po ang gumagawa ng likido para po sa similya. Habang nagkakaedad po ang mga kalalakihan, lumalaki rin ang kanyang prostate at kadalasan naiipit nito ang pantog at daanan ng ihi. Ang tawag po dito ay benign prostatic hyperplasia. Ang kadalasang simptomas po ng paglaki ng prostate ay ang mga sumusunod. Madalas na pag-ihi, lalo na sa gabi, nahihirapang kontrolin ang pag-ihi. Minsan po ay hirap magsimulang umihi. Umiiri po bago makaihi o minsan naman hindi mapahinto agad yung kanilang pag-ihi. May pagkakataon pang pakonti-konti lang ang lumalabas sa ihi para pong binabalisawsaw. Maaari ring maipon ang ihi sa pantog at maging dahilan ng impeksyon. Depende po sa laki ng prostate gland ang paggagamot dito. May mga pagkakataon pong minomonitor lang ng doktor ang prostate gland o binibigyan ng alpha adrenergic blockers para ma-relax ang muscles po ng prostate at gayon din ang pantog. Mayroon naman po nagkakaroon ng impeksyon ng bakterya at ito po ang tawag naman dito ay prostatitis. Ang mga nararamdaman naman ng may prostatitis ay ang mga sumusunod. Sila po ay giniginaw, nilalagnat, masakit ang balakang, masakit ang pag-ihi, madalas po yung pag-ihi o parang hindi naaabot sa banyo kapag naiihi, nawawalan din ng gana sa sex, at masakit kapag nilalabasan po ng similya. Antibiotics po ang kadalasang inirereseta ng urologist sa mga may prostatitis. Pero ang medyo nakakatakot ay kapag cancer pala ang dahilan ng paglaki ng prostate gland. Pero pong masyadong matakot kasi may pag-asa namang gumaling. Kapag nakita po ito ng maaga pa lang na stage, ang prostate cancer po, pwede pong ma-cure po yan. Kabilang sa simptomas ng prostate cancer ay dugo sa ihi at similya, masakit na balakang, likuran at hita, at nahihirapan din sa pag-ihi. Ano po ba ang kadalasang dahilan ng pagkakaroon po ng prostate cancer? Ang kadalasan pong dahilan ay ang paninigarilyo, pagkain ng sobrang karne, at matataba na mga pagkain, o lahi, baka nasa lahi nyo rin. Yan po ang kadalasang pinagmumula ng prostate cancer. Magpatingin na po agad sa doktor sa pamamagitan ng online consultation at maaari rin naman magtungo po sa klinika ng urologist para magpa-digital rectal examination. Pero magpapaschedule muna kayo kasi alam nyo naman po ngayon, no? Dahil po dito sa pandemya, napakahirap po magpatingin ngayon ng personal sa doktor. So magpa-schedule sa inyo pong urologist. May blood test din po para makita kung tumataas yung prostate-specific antigen na isa po sa indikasyon ng cancer sa prostate gland. Pinapabiopsy rin po yung tissue na makukuha sa prostate at pinapa-ultrasound, CT scan at MRI ang pasyente kung kinakailangan. So yan ha.
Kung may mga symptoms po kayo, slowed or delayed urination, kailangan nyo pong palagi kayong bumabangon para umihi sa gabi. Tapos hindi po, parang hindi nauubos yung ihi nyo sa inyong pantog. At yung parang meron kayong incontinence, yung balisaw sa wiwi, yan, yung strong sudden urge to urinate. Patingin na po kayo sa inyong prostate, mga kalalakihan, lalo na kung ang inyo pong edad ay 40 and above na, no? Kailangan every year po nagpapacheck po kayo na inyong prostate, lalo na rin kung may lahi nga po kayo ng prostate cancer. At halos lahat naman po kayo talaga ay darating po sa ganito. Kung ang mga babae po nagme-menopause kapag dumadating sa edad 50 pataas, ang mga lalaki naman mula 40, unti-unti na po lumalaki yung inyong prostate gland. Senyales na kailangang magpatingin na po, kasi mahirap talaga yan kapag malaki po ang ating prostate gland. Pero pakinggan po natin ang isa pong napakagaling na urologist, si Dr. Carl Marvin Tan, para malaman natin kung paano niya po isinasagawa yung operasyon para po sa prostate gland. Narito po si Dr. Carl Marvin Tan. Instead of large incision, yung paghiwa po, mm-hmm. We will use ports, mm-hmm. Yung maliliit na lang po na butas, and from there, we do the surgery, dissect the prostate or kung prostatectomy po ang gagawin, mm-hmm. And eventually, extract the specimen from a very small hole in the body. So, hindi na po siya hihiwa ng sobrang laki. Oo. Instead, so that would be easier recovery for patients. Kahit na 75 grams, kaya hugutin mo? Yes po, opo. Oh, kasi medyo malaki. Smaller incision, yes. Smaller incision po. So, oo, hindi na po siya yung malaking-malaki na, kasi pag kadalasan po ang normal na operasyon po, hihiwa po tayo ng malaki. Mm-hmm. Pagkatapos po noon, from there dun pa lang po tayo magda-dissect, tatanggalin natin yung prostate. Pero kung sa laparoscopy po or robotics per se, you can do the procedure, yung pag-dissect po using small holes kasi maliliit po ng instrumento. Mm-hmm. And from there, pag natanggal na po natin yung prostate, mm-hmm. pero nasa loob pa rin po siya ng katawan, mm-hmm. mas maliit na po yung hiwa kasi tatanggalin na po, hugutin na lang po siya. Mas maliit na lang po. Wow, very tedious pala yung process na yun. Yes, actually it's very difficult po. Pero at least it's safer for patients and faster recovery for them. Oo, pero paano yun kapag wala na ba silang prostate, wala na rin performance level ang mga lalaki? Actually, hindi naman po. Mm-hmm. Supposedly, prostate surgery is not supposed to decrease the erectile function. Mm-hmm. No? Depende na lang po. If the patient's undergoing radical prostatectomy, yung tatanggalin po talaga yung buong prostate, mm-hmm. kasi iba po ay yung prostatectomy na gland lang, iba mm-hmm. po yung radical prostatectomy. Radical prostatectomy, there are two types din po, nerve sparing at non-nerve sparing. Mm-hmm. Pag nag-nerve sparing po tayo, kahit tanggalin po yung buong prostate, as long as the nerves are not involved, mm-hmm. sa cancer, there's a chance pa rin po na may performance pa rin si Mister. Mm-hmm. Pero pag yung usual po na prostatectomy, meron pa rin po. Hindi naman po natin magagalaw yung mga nerves. Basta wag lang na magalaw yung nerve. Ano ba tawag sa nerve? Vagus ba yun? Hindi. No, hindi po. It supplies blood supply din po siya dun sa penis. So, mm-hmm. pag natamaan po kasi yun, nawawala yung sensation. Ah, okay. So, hindi naman pala lahat. So, para rin pa lang sa mga kababaihan, merong hysterectomy, 'di ba? Yes, na total na tatanggalin yung uterus, merong bahagi lamang, yes, yung tatanggalin. So, andito na 'yung OB-GYN natin. Tama ba 'yung sinasabi ko, no? Perfect. pero 'di ba ang mga kababaihan, 'di ba, naapektuhan yung sexual level kapag hindi. Oo. So, ganun din naman pala sa prostate surgery. Yes, actually po kasi pag ang talagang yung libido comes from the testes po, not the prostate, you know. Mm-hmm. Prostate is just a gland that parang nakakatulong po dun sa pati dun sa yung mga kumbaga volume ng semen, mm-hmm. nilalabas, but not the
not the libido, yung drive, yung sexual drive, hindi ko na mabawasan. Pero paano mo ba maiiwasan na mag-enlarge yung prostate? Meron ba pamamaraan? Yes, actually there's no proven na ano na na talaga na study for that, but we can have supplements, no, to improve prostate health. Example po yung Prostamen po, no, that's one. And then for some patients po, pag enlarged na po talaga yung prostate nila, usually more than 35 grams to 40 grams, nag-start po kami ng ano, ng mga 5 alpha reductase inhibitors. These are medications po that will decrease the prostate size. Ah, pwede naman pala nagaanin sa gamot. Yes, opo. But these cases po, usually po matagal po kasi bago magkaroon ng effect. So minsan po yung mga pasyente, for example, sobrang laki na po ng prostate nila and they're already having severe symptoms. Nahihirapan na po silang umihi talaga or minsan hindi na po talaga makaihi. Nilalagyan na po ng sonda, ng catheter. Hindi na pwede yung gamot na yan. Minsan ang the relief is ano po eh, parang gusto nila immediate. So the patient will opt for surgery. That's what yun yung binibigyan po namin advice. We can undergo the procedure. Pag hindi naman po, if he's willing to wait, pwede naman po i-try hanggang sa ano, meron din naman po kasi and the other indications for surgery po kasi is yung refractory to medications, no? So pag ibig sabihin po nun, despite of giving them medications, meron pa rin pong symptoms, nahihirapan pa rin pong umihi, so might as well to just remove the prostate. Okay. Thank you so much, Dr. Carl Marvin Tan, isa po napakagaling na urologist. At magbabalik po ang Radyo Klinika makalipas lamang ang ilang paalala.